Basahin lang po natin ang pagpapatuluyan. Tinuturuan yung mga Kristiyano na maging mahusay sa kanilang mga pamumuhay. Titus 3:1. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga pasunuin na humanda sa bawat gawang mabuti. Ibig sabihin sa gobyerno. Sinabi ba ng gobyerno magbayad ng tax? Hindi magbayad ka. Sinabi ba ng gobyerno na dapat kumuha ng lisensya? Kumuha ka ng lisensya. Kung ano yung sinasabi para ikaw magkaroon ng karapatan at masunod yung bagay na yon na mahanda sa bawat gawang mabuti. Mabuti kasi yun. Diba, sino ba yung pinarangalan na yun ang tutulak ng maraming aklat? Kenya, Francia, Empire. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, papanangalan ka ng gobyerno. Ay gumawa ka ng masama, lalo kung magkagalit pa daw, parang mapatay ka. Ganun lang yun. Diba? Hindi yan inilagay ng Diyos niya para hindi maging makataruhan. Nilagay ng Diyos yan para sa ikabubuti ng lahat. Okay? Titus 3:2, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Na huwag makipagtalo. Diba? No debate? Eh iba, mahihilig sa debate. Wala ang nagdebate na magkasundo. Pag nag-iwalay kayo, magkaaway kayong dalawa. So, paano ngayon? Hindi nagkaroon ka ng magkalit. Kundi magpakahinhin at magpakainahong sa lahat ng mga tao. Utos yun na binabanggit sa mga taga-preta. Huwag kayong masasagutin. Huwag kayong mahilig makipagtalo sa kahit kanino man. Yan po ang talata na ating pinahawakan. Idiniriin ni Pablo ang pagpapasakop at pagsunod sa mga pamahalaan na sumasakop sa atin. Kaya ang sumasampalataya sa Diyos ay dapat mag-isip ng mga bagay na may kahinahunan. Itakwil ang mga walang kabuluhang pagtatalo at di pagkakaunawaan sa kautusan. Ang dami kasi nag-i-interpret nito. Kaya yung tao ngayon nagugulo. Ang sabi ni brother ganito, pwede. Ang sabi mo naman, hindi pwede. Eh, sino ba sa inyo tama? Ganon. Ang gugulo ng mga nagtuturo. Hindi mo alam, sinasabi ng isa, pero lahat gusto pumunta sa langit. Diba? Hindi pinapayagan na mahilig tayo sa ganung bagay na makipagtalo. Kaya binabanggit dito ni Pablo yung mga walang kabuluhang pagtatalo at di pagkakaunawaan sa kautusan. Ang mga Kristiyano sa Kreta ay namumuhay na may kasinungalingan, katiwalian at kasakiman. Sa lugar na kanilang ginagalawan ay marami ang mga gumagawa ng ganitong gawain. Magpapatangay pa sila sa Agos? Yung bang ibang mga Kristiyano doon? Hindi, gumaya na tayo. Ituloy naman ang puso eh. Sumali na rin tayo. Yung iba bang mga kapatid, dapat ganun din. O dapat kayong sumaway, sabi ni Pablo. Magpatangay sila sa Agos o dapat silang humakbang at iwalay ang sarili sa kabulukan. Kaya kinakailangan sa ganung sitwasyon, yung binabanggit ni Pablo, sawayin niya, nakikita niyo lang pala nagsusugal. Nababayaan nila. Sawayin niya, nakikita niyo lang pala ganito ginagawa. Paano sasawayin? Mahinahan ba? Hindi. Ang sabi nila kay Titus, sawayin mo! May kabagsikan sila para magpakagaling sa pananampalataya. 1 Corinthians 5:11. Ang sabi ay ganito po. Dapat sinusulatan ko nga kayo, sabi ni Pablo, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Sabi, Kristiyano din daw siya. Yung kapatid na yon, kung siya ay mapakiapit, hayagan na yung ginagawa, isasamahan mo pa. Sawayin mo, masakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, mahilig man lait, manglalasing, kasama na nagre-red horse, mataw sa alak, ibig sabihin, manglulupig, o nagnanakaw, sagay huwag man lamang kayong makisalo. Sabi sa lita, ayan yung talata, oh, hindi ako may sabi. Nakikita mo nang ganun yung ginagawa ng isang kapatid, magpastos na ginagawa, diretsoy mo na. Kinakailangan sawayin na yan. Bakit? Para magpakagaling sa pananampalataya. Aralan mo. Kung alam mo yung buong katotohanan. Hindi ko maaralan eh. Bakit? Itatagay din daw kami. Kasama din pala ito sa tatagay. Eh tayo dyan. Eh di nga maaaralan. Na ikaw pala na ano. Nakisali-sali ka rin eh. Sabi nga eh, sinusulat ako kayo, huwag kayong makisama. Nakisali-sali ka rin eh. Kasi gusto ko yung iniinom niya pula eh. No? Lalaro kayong dalawa. Nakaawa. Ang uri ng daigdig ng Kreta ay nababaon sa burak ng kasinungalingan. Ang titindi ng salitang ginamit ko, bulakan ko kasi ako yan, no? Kaya
malalim yung salita, putik na ginawa pang burak. Pandaraya at katakawan, dapat bang makihalubilo ang mga Kristiyano sa ganitong kalakaran at uri ng pamumuhay? Yung mga tinatawag nating kaibigan, yung mga best friend nyo dyan, mamaya-maya kung sana-sama yung dinadala niya. Ito ang dahilan ni Pablo, kaya iniwan niya si Tito sa isla na ito lang Kreta. No? Ang daming tanata, huwag kayong makikisali-sali sa mga ganyan tinatawag na, Christian rin naman ako, pareho tayo, siyan muna. hindi po tama yun. Praktikal na aplikasyon sa panahon natin ngayon. Matututunan natin sa aklat ng Tito ang mga bagay na dapat natin iwasan bilang tagapaglingkod ni Jesus. Iminumungkahi ni Pablo na dapat tayong maging malinis at umiwas sa mga bagay na makapagpaparumi ng ating isip at spiritual na relasyon sa Diyos. Yung udyo kasi, diba yung mga nag-uudyo, hindi, testingin mo lang, isang beses lang. Ikaw problema, hindi mo kapanampalataya, kaibigan mo lang. Diba dapat ikaw magtuturo, balik ka din, ikaw tinuturoan niya. Eh, naiiya kasi ako kasi ang isapin, kaligtasan, boring. Si Jesus kasi pinag-uusapan. Okay, delikado po. Ang magpakahiya sa anak ng tao, delikado. Bilang mga Kristiyano, dapat nating suriin ang ating mga sarili upang matiya kung ang ating buhay ay naaayon pa ba sa ating pananampalataya. Nasa panig pa ba tayo ng katotohanan o nasa pamumuhay na may kasinungalingan?